Sinagot ni Pangulong Duterte ang mga kritikong kumekwestyon kung ano ang kanyang ginagawa noong rumagasa ang bagyong Roy. Pagtitiyak ng Malacañang, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno para makapaghatid ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Nakatutok si Joseph Morong. Si Pangulong Duterte mismo ang sumagot kagabi sa mga nagtatanong kung nasaan siya nung kasagsagan ng bagyong Roli. Yung sabi na wala ako dito kasi wala na sa probinsya. So, what's the problem? Ang mga papilis, pinadala ninyo dyan. Tapos, pirmahan ko, padala ko uli. Eh, masir lang naman yan eh. So, di ba na wala ako na dito sa pagbagyo. Well, do you want me to stand doon sa White Sun ni Roy, si Mato? Just to show that I am here. Maming lahat wala. Because it may be bagyo. Eh, ngayon, I was waiting for that, yung tail end ng bagyo. Then, lumipad ako. Wala ang Pangulo sa briefing ng NDRMC noong Linggo, November 1, na ginawa sa Camp Aguinaldo dahil nasa Davao siya noong undas. Bumisita siya sa puntod ng kanyang mga gulang noong October 29. You know, kung wala kayong patay, okay lang. Kami may mga patay. Kailangan umuwi kami doon sa amin. Sabi ng Malacañang ang mahalaga na paghandaan ng bagyo. Siguro nairita si Presidente. Ano bang gusto ng mga kritiko niya na sa lalabas siya sa kalye habang bumabagyo? That's pointless po. Dahil nagawa na po ni Presidente ang dapat gawin, hinanda na po ang lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno. Kahapon bumalik ng Maynila ang Pangulo galing Davao. Pero bumaba muna siya sa Ginobatan, Albay para kausapin ang mga nasalanta ng bagyong Roli doon. Ipinarating ng mga taga-Ginobatan ang matagal na raw nilang reklamo tungkol sa quarrying. Nag-aerial inspection din ng Pangulo sa Legazpi bago niya pamunuan ang pulong sa gabinete sa Malacañang. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala naman daw masama na magtanong kung nasaan ang Pangulo sa panahon ng kalamidad. Yan ay kung wala raw mali siya ang tanong. I guess there's nothing wrong with that, pero alam niyo naman po, may malis na pagtanong yan. Dahil yan yung mga kritiko na kahit anong gawin ni Presidente, hindi po walang mabuting nakikita sa ginagawa ni Presidente. Bahala na po sila. Sabi ni Roque, inaasikaso na ng pamahalaan ang Katanduanes. Nagpadala na rin daw ng mga tubig at pagkain sa probinsya. Magpapadala na rin daw ang dalawang pinakamalalaking telecommunications company ng tulong para maibalik ang signal doon. Sa tala ng Department of Energy, pahirapan ang pagkukumpuni ng kuryente doon bagamat magpapadala na sila ng mga team galing sa ibang mga probinsya para tumulong. We are having a difficulty in contacting our counterparts in Catanduanes. We have an estimate of the damage in Catanduanes based on our conversation with Governor Buboy Kuwa of the provincial LGU of Catanduanes. Kung 80 to 90% no ang damage sa ating electric cooperatives. Pero bukod sa Catanduanes, ang karamuan sa Camarines Sur ay pinadapa din ng bagyong Roli. Kalunos-lunos ang port ng Gihalo, umapaw ng lagpas tao ang tubig dito sa kasagsagan ng bagyo. Mabuti at nailikas ng maaga ang mga residente sa mataas na lugar. Makikita rin ang mga landslides sa daan sa pagitan ng Gihalo Port at sa mismong poblasyon ng karamuan. Nabuwala mga puno sa mga bukid at taniman ng niyog. Tinatayang mahigit 1,000 bahay ang nasira. Ayon kay Mayor Marilyn Kuhn, nangangailangan sila ng tulong tulad ng tubig, damit at pagkain na mahigit 800 pamilya na nawala ng tirahan. Isolated pa rin ang mga islang barangay dahil bukod sa walang signal ng komunikasyon, walang kuryente, walang gasolina para sa mga generator. Hindi pa rin sila makatawid ng dagat dahil medyo malakas pa rin ang alon hanggang ngayon. Nananawagan din sila ng tulong sa mga pamilya na sa evacuation center pa. Ang Department of Energy magpapadala na ng mga teams para kumpunihin ang linya ng kuryente. Mahirap din ang linya ng telekomunikasyon sa Karamuan. That is why there is a need to send also people from Smart Communications to Karamuan and Presentacion and Order Chitorena so that we are able to establish immediately the communications there with the local government units. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.